depan kandang Omaga. Ako po si Isabella Luis de Sismandala. Ngayon, magbabasa ako ng kwento ni Bakit Matagal ang Sundok Ko? Kwento ni Christine Cano Guhit Mariano Ching. Bakit matagal ang sundok ko? Kiring, kiring, kiring. Ay, salamat, tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong nilipit ang aking gamit para makapila ako agad palabas. Ang inay sa sabay ng sabay-sabay ng pag-ikot ng mga gulong ng mga stroller namin. At ang lakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaala man. Nagtakbuhan kami para salubungin ang mga nanay at tatay namin sa labasan. Siguradong nandiyan na si nanay. Which one? Dumiretso aga sa pangko kung saan lagi naghihintay si nanay. Kiring, kiring. Classes are over. It's time to go home. Oh, this is English version. Laking gulat ko na makita kung wala pa si nanay sa bangko. Nang laki ang mga mata ko. Kinabahan ako, pero bago ang maiyak, sinabi ko sa aking sarili na hindi ako dapat matakot. Sinubukan kong hanapin si nanay sa dami ng nanay at tatay dito. Talagang nakalilito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay. Pero di ko siya makita. Wala akong nagagawa
hindi umupo sa bangko katabi ng aking bag at baunan, uting-uting nabawasan ang mga batang naghihintay at mga magulang sa sumusundo. Ilang klase ko na at kanilang mga stroller at dumaan pero wala pa rin sinanay. Lahat ng bata ay susundo na malibang sa akin. Maghintay ko lang dito. Na traffic lang siguro ang nanay mo. Ang sabi ni Guardia sa labasan. Kaya naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot na ako sa bangko. Pero wala pa rin sinanay. Ano kaya ang nangyari kay nanay? Baka na pagong maliit at magbagay ang habang ito. Kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero alam kong madali. Sinanay kasi sa big na yung si Sam makapilit ako. Hindi siya aasa sa isang bagong. What's bagong? Pero no, he's just comparing it to a pagong or turtle. Siguro sa isang elepante siya sumakay. Higante ang mga habang nito. Kaya sigurado mabilis niya. Thank you.
isang agila. Sundo ako, pero di kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin. Mas yadong mataas ang lipad ng agila, puro ulap, building at tuktok na puno lang ang makikita niya, di niya matatanaw at aking salamat! Ngayong araw, itutuloy ko ang pagbabasa ng bakit matagal ang sundo ko. Siguro na pagsabayan si nanay sa mga ugoy na naglalambitin. Mula sa isang puno, papunta sa isa pa. Ay! Sandali lang. Ay, nandito na siya. Pero oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi na ipagpapatuloy. Pero ng mga ungkoy ang pagsabit-sabit, siguradong matata galang si nanay sa pagdating. Siguro naisip ni nanay sa makiangkas sa likod ng isang balyena. Sila sa malalim na dagat hanggang ako'y marating. Pero sa gitna ng karagatan, matatagpuan ang balyena. At dito, dito kayang manggoy sa mababaw na baybayin na ko. Matatagalan si nanay sa pagsa
yan papunta sa akin. Hi, nanay, paano mo na pa ako susundin? Susunduin. Napagod ako sa kaiisip isang malalim na buntong hiniga sabay ng lumbaba ang tangi kong nagawa, lalong napagko na not ang noo ko sa aking mga naisip. Siguro na limutan na ako ni nanay. Siguro din na niya ako mahal. Siguro napagod siya na siya sa pagsundo sa akin araw-araw. Siguro hindi ko na napigilan ang paghuha ko. Pagluha ka sumikip ang aking dibdib. Hindi ako mahinga itinago ako ko na lamang ang narugi kong mukha sa aking mga kamay ng biglang. Nanay, buti dumating ka. Akala ko nilimot mo na ako. Maaari ba kitang makalimutan ikaw? Ang pinakamahalaga sa akin, ang amo ni nanay, sabay yakap sa akin. Nasiraan ko ka ba ng sasakayan, nanay? Hindi na traffic laman ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko. At napalitan ng ginhawat tuwa. Tama ng pala ang guwadya na tapit lang si nanay. That's the end of our story. Salamat po!